This meeting is hereby called to order. I would like to acknowledge the presence of, other members of this committee who will be coming over in a little while. Today, we are going to continue to discuss the following alleged PDEA leaks and the recent seizure of illegal drugs in Batangas. May I request the committee secretary to please acknowledge our resource persons present today. Thank you very much, sir. We would like to recognize the presence of the following. From the Department of Justice, we have the Senior Deputy State Prosecutor, Attorney Marisa O. De Los Santos Haugan, ma'am. And State Prosecutor, Attorney Roy C. Devesa. From the PDEA, we have Director General Moro Virgilio Lasso, Attorney Francis Del Valle, and Acting Director Martin R. Franca, and with other members of the PDEA, sir. Yung isa, yung abogado. Andyan, sir, si Attorney Delgado, sir. Okay, thank you. From the Philippine National Police, sir, we have Police Colonel Ronald Briones, Police Lieutenant Colonel Ella Cristina Kulangen. Is that correct, ma'am? Thank you. From the National Intelligence Coordinating Agency, we have Director Alden Masagka. Morning, sir. We also have Mr. Jonathan Morales, the Chairman of the Anti-Drug Advocate Laban sa Pamilyang Pilipino. We also have Mr. Dave Curioso. We have, as I mentioned earlier, sir, Attorney Alvin Saint Delgado. And we have Ms. Maricel Soriano, sir. Thank you, sir. Ma'am, you seem to be so tense. Just relax. This is only Senator Bato. This is not the king of the world. Please relax. Wala ka problema, ha? Relax lang. Oh, masyado kang tense. Baka mamaya may tubig ka dyan. Please drink water. Ha? To, sir. Okay. Sige. Relax lang, ma'am. Thank you. Thank you. Continue, Kumsek. Okay na? Today, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will continue to conduct this motu proprio investigation in aid of legislation on the alleged PDEA leaks. Muli, gusto ko itong bigyang diin. Ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Your Senate, including this committee, investigates for the purpose of shedding light on policy gaps, administrative as well legislative. May mga pagkukulang ba sa batas? Paano natin matutugunan ang mga pagkukulang na ito? I will be the first to proudly say, we are not here to feed anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Kung showbiz at chismis ang hanap ninyo, hindi niyo po yan makukuha sa Senado. Simple lang po ang mga nais nating malaman. Gusto natin malaman sa ating investigasyon kung paano na ang confidential documents, classified documents, na dapat ay nasa pangangalaga ng ahensya ng gobyerno ay napunta sa kamay ng private citizens. Kung totoo na confidential documents ang mga nailabas, mayroon kayang confidential documents involving our national security ang hindi natin namalayang napunta na pala sa mga taong walang authority na makatanggap ng classified information. Gusto rin nating bigyang linaw kung ano ang katotohanan sa likod ng mga alleged PDEA leak documents. Ito ay may hahalintulad sa isang iskandalo na maaring maging bahid sa pangalan
at pagkatao ng mga sangkot. Mayroong pananagutan ang bawat ahensya ng pamahalaan sa mga datos na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang pangunahing mandato natin ang paggawa ng batas, gusto natin malaman sa pagdinig natin ngayong araw na ito kung ano pang mga panukala ang kailangan nating gawin para proteksyonan ang mga impormasyon at datos. At gayon din, paano pagtitibayin ang mga proseso sa ating gobyerno sa pangangalaga ng mga ito. We do not owe the Filipino people a hearing that sidelines as a circus or as a variety show. We owe them instead a process marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice. Let us proceed with a shared sense of urgency, understanding that the conduct of these investigations, as well as their outcome, will impact our institutions' credibility and our citizens' safety for generations to come. Thank you, and good morning again. Before we... So wala pang ibang senator mag-deliver ng opening statement nila. As we proceed with this investigation in aid of legislation, may I request our committee secretary, Mr. Lawrence Acierto, to administer the oath of all resource persons present into this hearing. Yung hindi lang nakapag-oath. I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo and Senator Jingo Estrada. Thank you, Your Honors, for joining us here. Thank you, sir. Wala ka nang i-administer ng oath? Meron, sir, bago? Mga bago, sir. Please. Sir, before I would like to administer the oath, I would like to recognize also the presence of Attorney Althea Teresa Duan from the National Privacy Commission. Sorry for that, ma'am. May we request the new guests and resource person to please stand up and raise their right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. Ha? Si Juan? Si Maricel? Hindi pa yun ako pag... Kasama ni Senator Padilla, lumabas kanina, sir. Pagbalik doon, ipa-out mo, ha? Yes, yes, kalimutan. For the information of the body, we sent out... invitations to Ms. Maricel Soriano, and thank you for her presence. And later we will administer the oath on her. We also sent out invitation to Attorney Paquito N. Ochoa Jr., the former executive secretary. But he has this letter addressed to the chairman. Dear Senator De La Rosa, the undersigned writes to regretfully inform the Honorable Chair that I will be unable to attend the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs scheduled on Tuesday, May 7 at 10 a.m. due to a scheduling conflict. Unfortunately, it was only this afternoon that I learned about the letter from the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. By the time I had read the letter, I had already committed to several meetings set for tomorrow, which I am unable to schedule nor beg off from at this juncture. Thank you for your kind understanding, and please accept my apologies for any inconvenience my absence may cause to the Presiding Committee. Maraming salamat po. Respectfully yours, signed, Attorney Paquito Ochoa. So, kumsek, take note. Right after this hearing, pag na-determine natin kung mayroon pa tayong succeeding hearing, subpoena or invitation? Still invitation? Invitation, sir. Invitation pa rin? Not yet subpoena? Ha? So invitation pa rin? So, pag meron naman siyang rason, ha? Subpoena. Mas maganda siyang subpoena na diretso para matapos tayo dito.
Kumusek, you administer the oath. May we request... Ma'am Maricel, relax lang ha. Relax lang. Tapos may we na... request Ms. Maricel Soriano to stand up and raise her right hand, ma'am, for the oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. I would like to go back to... Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales. About the halt of operation, why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilea, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, sino ano yan? Nagsabi? Si ASIC Gadapan po. Namatay na. Eh, di ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Hindi ginagamit po yata yung patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po noon. Send niya na ko yung informasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Send mo na ko yung informasyon. Where did your superior get the information? Na namatay po. Involved si, na sinasabi ni ES na tigilan na yan? Kay ASIC Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po, when was this? After 1 year o matapos yung mahigit o humigit kumulang isang taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacañang. Nagtataka sino po ako. Pinatawag sa iyo? Si Attorney Serapio, Police Director Pelisardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacañang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacañang, pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inyo, hindi siya abogado. General Serapio, yung Licio. Licio Chief during the time of President Aquino. Pelisardo Serapio po. Pelisardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon nang humigit kumulang sa 4 oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyon na yon. Kung saan, i-report ko, i-report ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy, yung pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, noong nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pagpipigil sa amin na hindi pagtatrabaho, inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Kundi ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo?
Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga ano no, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kamero sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker, ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero pinakita ko sa kanila sa briefing, daladala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang-ibang operations yun. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko dun eh. Let me invite you to who you are. Yes, sir. Okay. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... 1993. Kailan ko natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni Gerald Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrop po ako. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, ilan taon ka nagservisyo sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. Wait. You were admitted, you said the, you told us 1993, correct? Admitted in the PNP? Yes, Your Honor, yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang ano no, hindi kailangan ko sir dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Ikaw, hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor. Ang pagsagot kahit saan mang pleading, Sir Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sandali lang. Alam yes. mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor,
yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandiyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or dropped, Your Honor? Dropped, Your Honor. Okay. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. Yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dionisio Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inalukuro kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dionisio Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan kaya yan. Kaya sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka opo, sa PNP. Dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA, at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspend ka, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor, at dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga police na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng human resource management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor, imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo,
Huwag kang malabo siguro. Huwag kang siraulo ang PDA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na polis. Yung nga, Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, eh hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung, hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Your Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumsik, you invite James Kumar and isa? Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly ha, si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusik, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtantad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka?
Yes, Your Honor. Nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yeah, palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito... So this happened after the hearing? After first hearing po, May 1. Bago po ako interviewin ng... Ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So dumating ito, mga 10, past 10, or 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino three-way? Yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano... Yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap kasi, ka? Sabi niya, sino ikaw yun? Naman, sino? Yung Romy Enriquez, Your Honor. Romy Enriquez. Ngayon, okay. Ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin yan? Kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon. Sinong papatayin? Ako daw. During the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka na alala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano yung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? May nagtanong pa sa inyo during the last hearing. May nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PDEA na yun. Wala kang naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 ano, no? 7 operatiba po. Sige, ako magtatanong sa'yo, sino itong 7 personnel na ito ng PDEA? IIS? Nandiyan po, Your Honor? Na mag... Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not... Well, I presided that hearing,
At hindi ko narinig yung sinabi niya na pito na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did left the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder so, ko so na lang. So, paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi, galing sa informant. Your Honor. Sadali yung... lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun dun sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Yung litrato na yun, na pinrim, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi noon. Sige, pagkaya po dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PDEA, meron pang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos? There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Duterte. Senator Ginoy, if I may. Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, taruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and the handler? Alam natin, as operatives, meron tayong agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano? Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao.
Kung babae, lalaki. Your Honor, eh, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian no confidential informant, Your Honor, makakalibang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakalibang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator rin ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. But ito ha, just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PIDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, yung, kasi yung abogado ng PIDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or the, to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano yung power nito? Notarial power. Ipipigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, taruhin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Your Honor, ano, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung ano, no, kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung Chair, dokumento. So saan ngayon ang dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, Mr. Morales. In your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko, magdadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung use po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Itong sinabi mo ito sa interview ko with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung mag-self-distract ka dito kapag Mr. Chair. Ito, ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot po, yung tanong ni Senator Bato. Hindi sinabi ko lang mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako pero hindi. Your Honor. To this effect. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. Chair, yun po, Your Honor. Mr. Chair, let okay. me... Okay, Senator Jingoy, go ahead. Ano, he remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae or lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po sa inyo, kung bibigyan niyo po ako ng karapatan. Yan po, ito po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi
ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi o, alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila-sila po yun eh. Sila-sila po yun. Gusto mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Malalabasin namin lahat ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive session. Bigyan yes, Sir Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, baka sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Sinong, how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Lalo sa magbibigay ng trabaho. Kasi ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahinte mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman, kahit na in executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, single. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, wala. Ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga, hindi, sa totoo lang, Your Honor, ay, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan eh, sa tagal. Wala. At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye, alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala ito mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo, yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin nyo. Alam mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? Hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or, alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung para yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling kayo. Your Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling kayo. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, okay. Trabaho po yun. Trabaho ako po yung nagkapisan, tumanggap lang po ako ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila informed. Your Honor, mali naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sadali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, noong panahon na yun. Kasi wala naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PDEA na iwan. Naiwan, Your Honor, mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya please, huwag mo munang idama yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasokan ng
political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko. Gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong kuhan, tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, with us. Cooperate. Ito na, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan ko doon sa Pitea. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko nga, during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao? Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong ko, sinong nag-leak? Yun nga, Your Honor, eh. Kaya ako sumulat kay General Lasso para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan, sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito sila. Your Honor, bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, your treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan, dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming batuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, no, President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi andyan lang. Katulad po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na ano, no, yung kapareho niyan, yun na wala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So after the operation was halted. Yes, Your Honor. What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po, sa opisina. Alam naman po rin Director Plancha yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon.
Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo... Wala naman ibang paglalagyan eh. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sinabi mo. In different situation and different location. So, yun nga, in-identify mo yung mga tao na andun. Yes, Your Honor. Sino nakita mo sa picture? Si actress Marcel Soriano at yung in-identify nung confidential informant. Sino ba? At si, ano no, si now President Bongbong Marcos, sino Your Honor. Pa? Sino pa? Bong Dasa. Bong Dasa? Yes, Your Honor. You know him? Kilala mo yung Bong Dasa? Hindi po. Tinuro lang po ng confidential informant. So, siya po nag-identify kasi... Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair? Patay na pala yun? Mr. Chair. Yes, go ahead. Kung ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapakalanan niya yung si Marcel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa. Galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pag-collecta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition of witness. Kaya yun, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance, is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi komo yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, ano yung white powdery substance na sinasabi sa niya? Description, sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi siya po? Hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Good. Kaya nga, ang subject po noong pre-op at saka authority to operate yon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, i-apply po namin ang sanswaran. Yun po yun. Kaya yung nung na-dismiss ka sa PDEA, kanino mo officially tinon over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung yes, umalis ka na sa PDEA, di ba? Na-dismiss ka sa PDEA? Yes, Your Honor. Yung case folder na yon na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na tinanggap niya officially ni Director Francia? Your Honor, dalawa po kami dyan sa kwarto, sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table.
Dalawa po kami, Your Honor. Nung magkaroon kami ng relief order, ni-relief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko nanawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun din, Your Honor. Wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uwi sa bahay niyan eh. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya siguro nung nag-leak. Anyway, that is my own opinion, ha? And I believe in it. Your Honor. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin mo lang, Senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is a tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggo Estrada. You want to say something? Yes, Mr. Morales. Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggo Estrada na ako daw, di umano, yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, let's see his opinion. Pero mali po yun. Kaya nga po ako sumulat sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na humarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po diyan, ito po downloaded po, no? Pinadownload ko po doon sa kamag-anak ko. Ito pong appointment ni Director Emiterio Bitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, no, inano ko lang po, Your Honor, yung pag-leak ng dokumento. Pangalawa, meron po akong... Pero, sandali. Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Apo. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Pirmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Boro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat, doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, mag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito so, po yun. So, we are alluding na posibleng nag-risback si Attorney Delgado against sa General Lasso? Your Honor. Kaya naglabasan yung mga papilis na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon,
biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Attorney Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay DG Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, kung ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Okay. Hindi, thank you. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay. Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012? 2012, March 11. Okay, thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin, ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when the pre-ops was
initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi, mukhang wala ka sa magandang condition, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Apo, pwede daw niyang basahin lang yung meron kang gustong basahin niya. Yes, basahin. Please, pakibasa. Ito, magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagpiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko po magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir.